Hello everyone, it's me, Ira, and welcome back to my channel. So today's video, we are going to do another haul video. At ito yung aking order sa ColourPop. So, ang lahat ng i-haul ko sa ColourPop, I got them from a ColourPop website. And you can get them, or sa mga online, pwede nyo yung makuha. I also did the makeup look. Ito yung nakuha ko makeup look using the brand ColourPop. So I will have the link in the information box. So let's get started. So the first thing I ordered from ColourPop is they released their new brushes. So ito yung kanilang mga brushes. Synthetic brush siya, 12 pieces. You can order them individually or by pack, yung isang ganito na. Or you can also order them na yung meron na silang makeup bag na lalagyanan. So I don't think I'll be needing that makeup bag kasi marami na akong mga ganun. And medyo mahal siya, I think, ng $5 or $10. So I'd go with the brushes na lang, yung pack ng 12 pieces brushes. I also use them in my makeup look today. So, ito siya. Kompleto na siya. Meron siyang for brow powders, bronzers, and you can use them for concealers, eyeliner, brushes for the eyes. Kompleto na siya. So, I will also have the prices in the information box or sa screen na lang. So, ayan siya lahat. So, I really like these brushes. I've been using them for about a month now since it was released. And so far, so good naman siya. Wala siyang masyadong fallouts. And ang problema lang sa kanya is you don't know what the name of the brush is kasi wala siyang mga pangalan. Instead, they have names. Instead, they have numbers. So, pero yung numbers nila nakalagay lang sa plastic. So, katulad dito, nakalagay lang siya sa plastic para malaman ko kung anong number nila. Nilanggal ko yung sticker tapos nilagay ko sa mismong handle niya sa baba para alam ko yung mga numbers niya. So, yun lang yung problema dito. They don't have names. Instead, they have numbers pero nasa plastic lang. So, ayan. I only have 2 lipstick here. Ito yung kanilang How to Trot. So, mini size lang siya na meron siyang 5 lipstick na maliliit and then 5 na lip pencil. So, ganyan siya. So, you have different colors to choose from. And I also got the Ultra Satin Lip ColourPop. Ganito yung color niya. Kakaiba yung packaging niya with their usual packaging. I think this is in the shade Virginia. So, very, ano lang siya, parang fuchsia pink na maganda. Nag-stop na ako bumili ng mga ultra matte lipstick ng ColourPop because I really don't like them. Some of the ultra matte, super drying. And kapag nagtagal sa mga collections nyo, nag-dry up siya kaagad. Instead, nag-focus ako more sa satin nila, yung ultra satin nila, kasi yun yung magandang finish ng kanilang mga lipstick. So, this is in the shade Virginia. I have one lipstick here, but I didn't bought this. Nakuha ko siya as a free during their Take 5 event, na you get a lot of products such as the highlighter, blush, lipstick, and lipstick. Ito siya, ganito yung color niya. So, ito yung kanyang parang limited edition lang. Then, they also released the No Filter Concealer. I'm in the shade Light Neutral number 15. And this one, I really like. Kasi, inexpensive na siya. It works perfectly. At sabi nila, comparable daw to sa NARS. Sabi nila ha, I'm not quite sure. I already tried them. Pero, this one kasi very thick yung consistency niya. Very easy to blend. Tapos maganda yung applicator niya, yung doe-foot applicator niya. Ever, ito yung pwedeng i-purchase na i-try nyo sa ColourPop. You can also use a darker shade for your contour with this one. So, I really like this. No filter concealers. In my full face makeup look using the ColourPop, as you can see, wala ko doon foundation routine because hindi pa sila nagre-release ng foundation and powders, face powders. So far, ang meron pa lang sila yung No Filter Concealer, which is highly recommended because you can use them as a foundation itself or you can use them as a concealer. So, I'm in the shade Light Neutral. Let's go with the brows. I actually have 3 brow products here with me. So, let's start first with the Brow Boss. So, they actually new release din sila in the shade Light Brown. I used them also in my tutorial. So, ganito yung itsura niya. Meron siyang spoolie. And, of course, very thin yung kanyang
pang eyebrows. Very fine. Madali siyang gamitin if you wanna apply sa inner corner. Kung gusto nyo lang na parang konting shadow lang sa inyong brows, pwede din. So, ayan. In the shade light brown. And I also got the brow color in the shade Dope Taupe. So, ganito siya. I haven't tried this one. Gagamitin ko sana siya sa tutorial ko, but I changed my mind. I just tried to use the pencil one. So, I'm the shade Dope Taupe. Ayan siya. And lastly, for the brow, I have the Brow Boss Gel. Wala pala siyang shade kasi gel lang siya. So, ito yung kaya itsura. Very, ano siya, very sleek lang, na maliit lang na pang brows, to set your brows. Tapos, yung kanyang wand, sobrang liit lang din. And yung kanyang consistency, para siyang paste. Oh, I totally forgot to add also for the lips. It's the ColourPop Rose Quartz Crystal Lip Balm. Very cute yung kanyang packaging. And this one, it's in the shade Rose Quartz. Ayan, sobrang bigat ng packaging niya. Para siyang mamahalin. Tapos, when you open them, color white lang. Yung amoy nitong lalagyanan niya, amoy metal. But the lipstick itself, or the lip balm, mabango siya. Sobrang bango niya. So, kung gusto niyo lang ma-moisturize yung lips niyo before applying your lipstick, especially yung mga matte, maganito muna kayo, mag-apply muna kayo ng balm ninyo para maganda yung kapit sa inyong lips. Parang katulad nito, hindi siya very drying sa lips ko kasi nag-apply muna ako nitong Crystal Lip Balm ng ColourPop. So, with the eyeliner, I actually have one eyeliner here. Yes, this is the Cream Gel Color ng ColourPop in the shade Call Me. So, same lang din siya ng packaging ng kanyang gel liner. Ng gel brow. So, ito kanyang gel liner. Ina-apply ko din siya sa aking mata in my tutorial. And so far, so good. Maganda yung application niya. Hindi siya sobrang mahirap to work with. And so far, I like it. At tinanggal ko kanina using a makeup remover. Medyo mahirap din siyang tanggalin. So far, I also like this comb ng kanyang eyeliner. Let's go first with the bronzer. I actually have one bronzer lang dito. Yeah. This one, yung kanyang Pressed Powder Face Highlighter and Bronzer ColourPop. So, yung ganitong packaging, they have the bronzer and of course the highlighter. But the problem with this one is, ito yung kanyang lalagyanan. Biganda, may mga star-star, but wala siyang name sa likod kung anong pangalan ng inyong product. They only have sa likod Pressed Powder Face ColourPop Highlighter ganyan and bronzer, pero hindi mo alam kung highlighter siya or bronzer. So ang ginawa ko kasi, nakalagay lang siya sticker dito yung name ng product. So ang ginawa ko, tinanggal ko as dinikit ko na lang siya dito. Ayan. So this one, it's in the Rodeo Drive. I also use them in my tutorial. As you can see, nung in-apply ko siya, very pigmented siya. Ito yung pinaka-favorite ko. Gusto ko kasi yung pag nag-a-apply ka ng bronzer or ng pang pag-color sa face ninyo, dapat yung medyo dark sa shade. Kasi nga, para mas maganda yung application mo, tapos i-blend mo na lang. So, ayan siya. Meron din siyang super laking mirror. But you can also buy a pan lang. Yung parang ganito lang. Ito lang. Wala na yung packaging niya. Mas mura ata siya ng $1. So, ayan. So, sa highlighter, meron din siyang highlighter also. Same box. As I've said a while ago, wala din siyang name. Nilagyan ko lang din ng name sa likod. Ayan. In the shade here, Kitty Kitty. Pareho lang. I also use them in the tutorial. So, ito siya. Very blinding din yung kanyang, ayan siya, oh. Very blinding din yung kanyang highlight. Maganda yung ColourPop na brand kasi inexpensive, affordable nga lang siya. And inexpensive and affordable, mas maganda yung kanilang packaging and the quality of the product itself. Maganda rin. This one, it's the Super Shock Cheek. I'm not sure what this one. Nakuha ko pala to as also free sa kanilang Take 5 event in the shade High 5. So, ayan, color, ganito rin siyang maroon na color kasi nga yung event nila ng Take 5. So, ayan. Kanilang 3 packs ng ganito. Ayan. So, meron siyang tatlong highlighter. In this one, it's Waffle Highlighter Trio in the shade Scrotius Glaze and
flexitarian. So, tatlong highlighter ang laman nito. But, my God, best, it came to me damaged. I-show ko sa inyo kung anong nangyari nung nakita ko. This one is in the shade flexitarian. So, it came to me looking like this. Grabe, best, nag-shrink siya. Imbis na alam niyo yung mabasag at masira, nag-shrink, lumiit, best. Ayan. So, I don't think sa pag-deliver yan ang problema. Mismo sa Colourpop na website nila naging problema yan. Ayan, lumiit talaga siya. But super magaganda yung kanilang mga shades. And yung ginamit ko sa aking nose bridge kaninang, pero tinanggal ko na siya. Tinanggal ko ng konti. Ito yon, yung kanilang Super Shock in Glaze. So, ayan siya. So, in-apply ko siya kanina. Tanggal na siya kasi nga pinagpawisan na ako. Ayan, nakikita niyo ba? Very blinding din siya. Favorite ko talaga, pero kasi yung mga Super Shock nila, sobrang madali nilang mabasag if it is not taking good care by the custom. And yung another shade niya from it is the... Scrub Fuse. Ayan. Parang color pink lang siya. So, ayan. Those are all of my highlighter na nakuha ko sa aking order sa Colourpop. And then, for the cheeks, I only have the Dawn Deal Pressed Powder Blush and Pressed Powder Highlighter in the shade Above and Beyond and Made Me Do It. So, ganito siya, duo. Nakuha ko dito during their sale. Most of the products here I got for sale, so nakamura talaga ako. Siya, yan. Meron siyang blush, which what I'm wearing today, and ito yung kanyang highlighter. Gusto ko yung mga ganito ano nila kasi sobrang laki, pero yung price lang niya, sobrang mura lang. So, ayan. Yung nga lang, bulky nga lang siya. Malaki. So, let's go with the eyes. Pero I'll start first with the free also that I got from the high five event of Colourpop. Ito siya. And I'm so sad because it came to me damaged again. Pag Super Shock talaga, sobrang dali nilang masira. Ayan. Dumating siya sa akin, sira-sira na. Ayun. So, syempre, hindi na ako makapagreklamo pa sa Colourpop because yun nga, free lang naman to. But yung isang other na ano, yung nag-shrink, kinontak ko yung Colourpop and then they email me, sabi nila papalitan nila. And then after that, they email me again, they decided na binigyan na lang nila ako ng ano, ng code, coupon code para sa aking next purchase. Tapos yung price nung binili ko, ili-less na lang siya sa next purchase ko. So, yun ang nangyari. Approachable naman yung Colourpop with regards to your purchase na damage, you need to contact them lang as early as possible when you receive the item. Kasi yung previous item ko din na nabili, I don't know if it's here. Ayan. Ah, it's here. So, this is the I Like Your Face Colourpop. It came to me, damaged na siya. Ito, oh. Sobrang sira-sira na talaga siya. Dinipat ko na lang siya, nilagyan ko na lang siya ng nag-spray na lang ako ng alcohol, tapos pinrest ko na lang ganun para hindi siya mahulog. It came to me damaged. But, nauna ito ma-damage, hindi ko sila kinontak. So, dapat pala kinontak ko sila para nakakuha din ako ng coupon code. Just like the what I got the coupon code, yung aking recent order. So, dapat pala ganun ang ginawa ko para nakakuha din ako ng less para dito. So, ngayon, hindi ko na siya na ano, hindi na nila binigyan ng coupon code kasi matagal na nga daw. So, ayun. Okay, let's go with the eyes. With the eyes that I use for my tutorial, I use the Yes Please Pressed Powder Shadow Palette. Very popular, always sold out sa Colourpop. And sa likod niya, meron siyang mga names ng mga eyeshadow na gagamitin nyo. Dito rin naman, meron din naman. So, ayan. Very decent naman yung kanyang laki. Tamang-tama lang naman. So, pero yung mismong ano, akala nyo walang malaki. Hindi, maliit lang siya. Ganyan lang siya. Akala ko din before malaki siya, pero no, maliit lang siya talaga. Kinompress lang yung shadow dito. Pero reasonable naman yung laki niya for the price. Ha. Wala siyang mirror. Ayan. Yung ginamit ko sa aking eyes today. So please do watch my tutorial on how I did this makeup look. I will have the link in the information box. So I have 3 Super Shock shadow here. Kasi nga, diba? Ang ganda ng Super Shock talaga. Sa inner corner ko, Super Shock yung ginamit ko dyan. And I'm super, super shock also. Maganda talaga yung pigmentation niya. Yun nga lang, madali siyang masira pag hindi siya inalagaan ng maayos. So, pero kinuha ko siya not as an individual, but as a package. Again, this is also sale nung kinuha ko.
So this one, it's the Studio 1400 Super Shock Shadow Collection. So apat to. Ayan. You get 4 Super Shock. Ang ginamit ko dito sa aking, dito sa inner corner is this one. Ayan. So, maganda rin siya. They have the shade 8-track, White Rabbit, Donna, and Static. So, they were called Pearlize Super Shock Shadow. So, ayan. Each Super Shock has a 0.07 ounce ng product. So, ayan. Another set. It's the Peachy Keen Super Shock Shadow Collection. Ayan. In the shade Crimper, Cornelius, Kennedy, and Bandit. So, you have 3 matte and 1 metallic. Ito din siya. Ayan. So, you have 3 matte and 1 metallic. So, nakuko din siya. Actually, sumabro yung order ko nito sa Colourpop website. Dalawa yung na-order ko. So, gagawin ko na lang. Ibibenta ko na lang siya sa aking Shopee. So, check yung Shopee account ko for this one. And lastly, for this haul, this is Love and Flare Super Shock Shadow Collection in the shade I Spy Melrose Moonwalk by My Side High Race Head Rush. So, ito siya. Ayan. Sobrang ganda niya, diba? Very cute. Ang laki lang niya. Actually, box lang talaga na papalaki dito. So, in you open them, para kan lang may bibigyan regalo. Maganda to for gift. May mirror, and you get the Super Shock Shadow here. Thankfully, walang nabasag yung dumating sa akin. So those are all of my order from Colourpop, and I really hope you enjoy watching my haul today. And of course, don't forget to watch my video on this look. I will have their link in the information box. And of course, if you have any questions with regards to everything sa mga Colourpop, please comment down below. Don't forget to subscribe to my channel. And of course, we'll see you again next time. Bye!